Hello mga kabady, magandang araw na naman sa ating lahat. Sa mga kabady natin ng mga pumabiyahe, magandang araw. Sa mga kabady natin sa Visayas, sa Mindanao, sa Baguio, Marikina, Negros Oriental saka Negros Occidental, magandang araw sa atin lahat mga kabady. Meron lang akong isi-share sa inyong video tungkol sa loaded sa palusong na siksak. Bibigyan ko lang kayo ng guide sa mga baguhan na hindi pa masyadong kabisado yung paghawak ng malalaking truck, air brake, malalaking truck na loaded na air brake at ilulusong natin sa siksak. Loaded na naman ako ng 15 tons ngayon. Yung dala kong truck, yung super great wing van. Tunghayan nyo mga kabady paano natin ilusong yung truck na iwas aksidente, kasi ito yung pinaka-delikado eh. Pinaka-risky sa lahat yung paglusong na loaded sa siksak na para hindi ka mabulusong. Ito ibibigay ko sa inyo yung mga idea, sharing of ideas lang mga kabady. I-share ko lang sa inyo yung mga kaalaman ko tungkol sa pagdadrive. Okay mga kabady, tunghayan nyo ha, panoorin nyo mga kabady. Ito hindi pa masyado doon sa unahan kasi nandun talaga yung pinaka sigsag. Ito, ahon konti, malusong-lusong konti, sigsag-sigsag. Puro sa unahan nito, buddy, mga sigsag na talagang malalaki. Tsaka malalim na lusong. Malalim na downhill, kumbaga. Driving downhill. Kasi nakaraan, ituro ko na rin sa inyo yung driving uphill. Yung pag-ahon naman sa siksak, ito naman ngayon paglusong, paano natin ilusong yung wing van na loaded tayo ng 15 tons. Bibigay ko sa inyo yung guide yan mga kabady, panoorin nyo. Malapit na tayo yan. Yung mga idea lang naman dyan mga kabady, sa akin kasi itong truck na to super great yan, ang busina natin air horn. Yung truck na to equip ka dito, bulol. Naka-equip to yung gumagana yung exhaust brake. Tsaka ang gagawin natin dyan, i-engine brake natin siya. Tsaka luger, yun lang kailangan dyan. Hindi nyo makikita kung paano ko ikakambyo, pero babanggitin ko na lang mga kabady. Okay, katulad nito, nakakwarta ako kasi paahon siya. Dyan sa unahan na yan, yan ang magsisimula ang lusong. Kung makikita nyo sa gilid, may mga aro dyan na pula. Ayun, yun yung aro ng mga pula na yan. Ibig sabihin yan, pakurba yan mga kabady. Kailangan slow down tayo sa mga ganon. Itong guhit sa gitna na to, na kulay puti na dire-diretso na yan, ibig sabihin dyan, bawal kang lumipat ng linya. Bawal ka mag-overtake sa mga ganyan. Bawal palipat-lipat ng linya. Kasi 4 lanes kasi ito siya, pwede kang overtake sa kanan pagka libre. Pag bakante ang kanan, pwede kang overtake, pero sa kaliwa, bawal. Yan yung ibig sabihin ng dire-diretso na yan. Tapos sa unahan, tinan nyo, kung mapapansin nyo mga kabady, merong dilaw na guhit na pakurba na naman. Yan, na dire-diretsong dilaw. No overtaking talaga yan mga kabady. O yan, may signboard din ng pedestrian. Diba? Kaya pagka mga ganyan, slow down tayo, sundin natin yung mga signs na nasa gilid ng kalsada. Yan, kita nyo, may signs na naman, no? Yung pakurba, yun sa kanan. Yan, kasi nga, magsisimula na yung kurba, kurbada, blind curve, magsisimula na siya. Yan, maraming signs sa gilid, no? Diba? Yan ang ibig sabihin yan, mga blind curve, mga sharp curve, na palusong. Yan, mahal. Magsisimula na yung lusong natin mga kabady. Nakakwarta ako mga kabady. Ha? Ayan o, gumagana yung exhaust brake ko. Yan, marinig nyo, di ba? Yan. Pagka kasi lumulusong tayo mga kabady, dapat nakaluger lang tayo. Yan. Kambyo ko ng tersira mga kabady. Bago ka bumunot ng kambyo, apa ka muna ng preno. Papagalin mo siya ng konti para hindi ka bumulusok.
kumbaga yung engine brake mo, papalitan mo muna sa mas low gear pa, pero mag-preno ka. Para pag batak mo ng cambio, pagtanggal mo ng cambio, pag neutral mo, tapos bago ka mag-low gear, hindi ka bumulusok. Prenuhan mo siya bago ka mag-change gear. Tandaan nyo mga kabady. Yan, kita nyo mga kabady. Ang palusong yan, nag-engine brake tayo mga kabady. Mabigat tayo, mabigat. Yan, lusong na yan bady, oh. Lusong tsaka pasigsag. Yan, di ba? Pag slow moving lang tayo, nasa kanan lang tayo. Yan. Siyempre, lulubuhin natin to. Kasi nga, may mga kasalubong. Tandaan nyo mga kabady, yung mga uphill, yung mga paakyat, yung mga paahon, priority yan sila. Kaya kahit na gamitin nila yung konting kalsada na para sa atin, walang problema yon. Pwede natin sila pagbibigyan. Kasi ano yan sila? Yan, sigsag mga kabady, oh. Priority yung mga umaahon, lalo pag loaded. Yan, sigsag na sigsag mga kabady. Nakita nyo yan. Yan, di ba? Oh. Exhaust lang ako, tsaka pitik-pitik ng konting preno. Kasi nakalugir tayo sa tersira mga kabady. Yan. Yan, dahan-dahan lang. Ganun mo mga signs na yan, oh. Yan, mga kabady. Ganyan pag lumusong tayo. No, ito mo, oh. Yan, pitik-pitikan mo lang ng preno. Naka-exhaust, pitik-pitikan mo lang ng preno. Tsaka naka-engine brake tayo, mga kabady. Yan nyo, napakasigsag na napakalusong. Kaya kailangan, laging alerto tayo. Mabilis tayo sa kamay, sa kambyo, preno. Kailangan bago ka bumiyahe sa mga ganito mga kabady. Sikapin nyo yung truck nyo. Nasa kondisyon ba? Gulong. Yung hangin ng gulong, importante yan. Yung power steering, tingnan nyo yung mga ATF nyan kung puno ba. Kasi delikado yan sa mga lusong-lusong mga kabady. Napapansin nyo yung ugong ng truck, yung ugong ng makina. Kasi nga mga kabady, engine brake ang ginagamit natin. Diba? Hindi na ako gumidiin ng silindador. Diba? Ang lusong lang yan, yan yung nagpapababa sa atin. Yung lusong niya, yun lang nagdadala sa atin pababa. Pero naka-engine brake tayo, siyempre yung bigat ng karga natin, itutulak tayo pababa lalo. Kaya naka-engine brake tayo, naka-exhaust pa tayo. Ang preno, mga kabady, ito pinakatandaan nyo. Huwag na huwag kayong gamit ng preno pag lumulusong. Kasi yan ang pinakadelikado. Alam nyo yung brake show ng preno natin, madaling masunog yan. Pagka-preno ka ng preno sa palusong, umiinit yung brake drum, iinit din yung brake show, masusunog. Madalas yan, loose brake, mga kabady. Yan ang pinaka-number one na tip kung sabihin sa inyo. Kaya kailangan naka-engine brake tayo. Kung meron siyang exhaust brake, i-exhaust brake natin, mga kabady. Napakadelikado yung panay preno ng panay preno sa lusong, mga kabady. Ang kalalabasan mo niyan, loose brake. Kasi kung may tatanong nyo sa mga veterans, masusunog yung brake show, umiinit yung brake drum. Ngayon, ang labas niyan, siyempre, wala na tayong preno. Pag umiinit yung brake drum, umiinit na yung brake show, wala na tayong preno. Ayan na mga kabady, nandito na tayo sa baba. Isang tip ko lang sa inyo dyan mga kabady, sa mga palusong talaga. Huwag na huwag niyong gamit ng preno. Huwag kang preno ng preno. Kung maaari, pitik-pitik ka lang sa preno mga kabady. Iwasan natin na uminit yung brake drum. Iwasan natin na uminit yung brake show. Kasi masusunog yan. Asbestos yan mga kabady, di ba? Masusunog yan. Pag nasunog yan siya, wala na siyang kapit, malulus brake ka. Kung ang iba naman, yung nangyayari, puputok yung fluid, yung well cap niya, yung rubber cap, well cap, tawag nila doon. Doon sa piston, doon sa loob ng brake master o sa preno, doon sa loob. Yung well cap niyan, sa sobrang init ng preno, na ano yun, nasisira. Tatagas ngayon yung ano mo, fluid. Pag sa semi-air brake, katulad nito, semi-air brake, diba may fluid siya? Yan ang pinakaiwasan natin. Kaya kailangan pag lumulusong tayo, naka-engine brake tayo. Logger ang gagamitin natin para hindi natin magamit ng tudo yung preno. Maiwas tayo sa loose brake. Yan ang pinaka-number one natin mga kabady, tandaan.
isang tip na naman sa inyo mga kabate. Sana may natutunan kayo dito sa video ko na to. Sana may nakuha kayong aral, may napulot kayong mga importanteng aral sa video na to. Pitik-pitik lang tayo sa plino. Huwag natin gamitin ng tudo yung plino, lalo't pag mahaba yung lusong mga kabate. Kailangan mag-loader ka. Kung pwedeng segunda na lang ang lusong mo, segunda. Kung pwede primera, primera na lang ang lusong mo. Kung loaded na loaded ka talaga, para hindi ka bumulusok, hindi mo magamit ng tudo yung plino mo, hindi siya uminit, di ba? Yun ang pinaka-importante dyan. Iwasan natin na masunog yung brake show, tsaka uminit yung brake drum. Iwas loose brake yan mga kabady. Okay mga kabady ha, sana marami kayong napulot na aral dito mga kabady. Yung mga bago sa channel ko mga kabady, pakisubscribe nyo dito. Yung pula dyan sa kanan nyo, tsaka pakipindot na rin yung bell button dyan para ma-notify kayo sa bago kong video. Tsaka pakilike na lang din mga kabady yung nasa kaliwa nyo dito. Pakilike na lang din mga kabady. Tsaka salamat sa suporta. Salamat sa mga kabady natin na nanonood dyan. Shoutout ko muna sa kabading Ronel Dumlao, Ira Ablidas, mga kabady, Donski Sampaga, Giovanni's Vlog, Sir Ritel Sarco, Ralph Angola, Randy DeVio, Marvin Briguli, Chow TV, Boss, maraming salamat sa pagsuporta. Simulang-simula pa lang yung bago pa lang channel ko, nakasuporta ka na Chow TV. Alvin Pajardo, taga Cebu to, si Alvin Pajardo. Alex Florentino, Gringo Ortilano, solid buddy, solid. Richard Visto, Dexter Apoymo, Liza Alisa, Kim Kunanan, sir. Carlo Perez, Renz Nor, Gelson Morales, Domingo, taga Cebu. Bami Jane Hermoso, mga taga Davao del Sur, saka mga taga Davao del Norte, magandang araw sa inyo lahat dyan. Taga Baguio City, si Apple Dumig, taga Baguio City, sir. Dong Villarin, solid boss. Okay, maraming salamat. Maraming salamat sa lahat na nanonood. Maraming salamat. Ingat po tayo lahat.